katuntog, welcome back to my YouTube channel. So, matagal-tagal tayo hindi naka-upload dahil na-busy lang po mga katugtog, no? Kung bago ka pa lang dito sa channel ko, don't forget to click the subscribe button and the like button and the bell button para mas ma-update ka sa mga posts na gagawin ko. So, ngayon ituturo ko sa inyo yung exercise for proper E-string posture. Posture ng Suzuki Book 1. Kung wala ka pang Suzuki Book 1, mayroon po akong Facebook page, group page na kung saan ay doon mo makikita ang Suzuki Book 1 ng violin. So, kung wala ka pa doon, just click the link below sa description po. Ilalagay ko na lang doon. Yan. So, bago tayo magsimula, syempre, explain ko muna sa inyo kung ano ba yung sa E-string. Yung E-string natin, kung hindi mo pa alam, kung hindi mo pa nakita yung sa ibang lesson natin, yung E-string is yung pinakamatinis or pinakamaliit na string natin sa violin. Ito yon. Yan, siya yung pinakamanipis. Okay, si E-string po ay matinis talaga siya pagka hindi ka pa maayos mag-play. Yan, so ang si Suzuki, ang una niya tinuturo, hindi ko lang alam bakit si E-string. Siguro dahil pinakamadali, dahil walang sabit sa ibang string. Yan, di ba? So ituturo ko ngayon sa inyo kung paano yung sa Book 1. So bago tayo magsimula ng piece, tingnan nyo muna kung ano yung mga notes or elements na nasa loob ng isang staff. Okay? Kung hindi nyo pa alam yung staff, yung mga pinagsasabi ko dito, pwede nyo balikan yung ibang lessons para po makarelate kayo kung ano yung mga pinagdadaldal ko dito sa harapan nyo. Baka kasi, ganun lang kayo, okay? So, first, tingnan nyo yung staff. So, mayroon tayong nakikita ngayong dito sa pyesa ko is, mayroon tayong 16th note. Diba? Paano ba ang 16th note ibilangin? So, tak 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 tak. So, 1 E and 2 E and tara 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 tan. And then, meron tayong 8th note. Dalawang 8th note. Ano pa makikita natin dyan? Meron tayong rest. So, pag rest, ibig sabihin hindi tayo magpi-play. So, tapos sa taas ng 8th note, mayroong maliit na dot. Kung nakita nyo yan, ang tawag sa ganyan is staccato. Ibig sabihin ng staccato is short sound. Eh, paano pa yung short sound? Ganito po siya. Yan. So, kung dalawa. Yan. So, dalawa. Maiksi lang siya na sound. Kaya nga, short sound. So, clap muna natin ha, yung rhythm. So, ganito yung rhythm niya. Apat na 16th note. Pinakamabilis maalala yan is yung word na watermelon. Apat. So, watermelon. Tapos, para cute naman, yung 8th note gawin nating saging. Watermelon tsaka saging, di ba? Masarap yun. So, watermelon, saging. Okay? Try nyo akong sabayan. Ready? Go! Watermelon, saging. Rest. Okay? Isang measure pa lang tayo, ha? Isang measure lang. Watermelon, saging. Rest. Watermelon, saging. Rest. Okay? Let's try ngayon sa violin, pero in pizzicato position. Paano ba yung pizzicato? Pizzicato position, hindi po tayo gagamit ng bow, kundi ipa-pluck natin yung violin. Ang pizzicato position po, ilalagay natin yung thumb natin sa ilalim ng ating fingerboard. Yan, awakan na natin siya. So, ipa-pluck natin yung E-string. Yan. Tapos, sabihin natin, watermelon, saging, rest. Pag tiningnan nyo yung first line lang, dun sa ano pa lang tayo, first line, yung first line na yan, parehas lang sila ng pattern. So, tingnan nyo, ilang beses ba siya inulit? So, 1, 2, 3, 4. Apat na measures. Tapos may repeat pa. So, 8. So, try muna natin yung 4 measures lang. So, watermelon, saging, rest. Watermelon, saging, rest. Watermelon, saging, rest. Watermelon, saging, rest. Okay. Pagka-confident ka na sa ganyan, let's try na sa bow. Try muna natin na mabagal. Yan lang muna kabagal. Try natin. Ready? Go. Watermelon, saging, rest. Watermelon, saging, rest. 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 Okay? Let's try natin a tempo. Yung actual speed na
Ayun. So pag kaya nyo na yan, proceed tayo sa baba ng page. Exercise changing string. Okay, ito naman is mapapractice ka ngayon kung paano magpalit-palit ng string. Kasi po sa pagplay ng violin, mayroon tayong tinatawag na double stop. Playing string ng sabay, meron ding triple stop, meron ding ano, so ganito. Yan yan. So, apat yun, hindi yung triple. So, iiwasan muna natin yun kasi yung mga double stop, yung mga sabay-sabay na string na pag-play ng is nasa pyesa yun. Minsan, sinasadya talaga yun. Pero hindi, most of the time is nagpi-play ka ng ganun. So, dapat mas malinis yung tunog. So, yung purpose dito ni Suzuki is para mas masanay tayo sa string crossing. Okay, paano ba yung string crossing? Siyempre, yung violin natin is apat na strings yan. Pagka yung bow mo is hindi maayos yung, kunwari, hindi maayos yung pagka-practice mo sa violin mo, yun, malamang is magkakaroon ka ng pangit na play kasi sumasabit-sabit siya. So, ayaw natin yung sumasabit. So, dito, sa next exercise ni Suzuki, nakalagay dyan, mayroon na tayong E-string yung pinlay natin kanina. Yun yung sa taas. So ngayon, mayroon na tayong na-add na string, which is ano, letter. Kung naalala nyo pa yung tinuro ko sa mga previous lesson, letter A. Diba? So, E string, tapos A string. So, try natin siya i-pluck muna. Pluck ulit, pizzicato. Rest, ngayon A. Rest. So, E. Rest, A. Rest. Okay? So, try natin siya in bow. Kung medyo sanay na. Ready? Rest. 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 Okay, gawin natin ngayon yung staccato. Staccato means ano nga? Short sound. Okay? Let's try. From the start. Rest. 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 Sorry, sumabit. Ayan. So, ganun na. Let's try again. Rest. Ayan. Now, let's proceed sa baba na line. Yung sa baba na line is, pag napansin nyo, wala na tayong rest. So, ngayon medyo at least connected na siya. Mas mabilis ng konti kasi wala na siyang rest. So, tuloy-tuloy yung pag-play mo. Okay? Let's try. Mabaga lang muna. Okay, sabayan niyo ako. Ready, go! Okay, let's try a tempo. Medyo bilisan natin. Ready, and. Okay, pagka medyo alanganin kayo, try nyo lang isipin, watermelon saging, watermelon saging, watermelon saging. Ganun, okay? Try natin. Ready, one, two, ready, go. Okay, so dun lang muna ngayon yung lesson natin. In one page lang muna, one page. Unti-untiin lang natin. Ang gagawin nyo, i-focus nyo muna na dapat malinis yung pag-play ninyo. Ha? Hindi kailangan na sobrang bilis, natapos ko na yung Suzuki book. Hindi. Malay mo, natapos mo nga. Ang dumi naman ng pag-play mo. So, slowly but surely. Kaya nga, di ba sabi, perfect practice makes perfect. But nobody's perfect, so why practice? Pero dapat nagpa-practice ng maayos. So, try nyo, kahit ito lang siya, medyo boring lang siya, pero try nyo malinis. Paano yan para hindi maging boring? Pwede nyo i-apply yung scale. Kung hindi nyo alam yung scale, tinuro ko rin yan. Balikan natin yung lesson. So, yung mga tinuro ko ng previous lesson, ipoprovide ko na lang yung link sa baba para alam nyo kung saan kayo pupunta. So, huwag nyo kalimutan na mag- add ako sa Facebook. Yung Facebook page ko is ipoprovide ko na lang din sa baba. Nandun yung pyesa ay yung book ng Suzuki.
Tapos, para masundan nyo ako. So, thank you for watching. Sana may natutunan kayo. Mag-practice po ng maayos para sa sunod na lesson natin, mas mabilis kayo makahabol. So, maraming salamat. Don't forget to click the subscribe button and the like button and the bell button. At saka, share nyo to sa mga friends nyo kung para matulungan din sila, lalo na sa mga nagsisimula pa lang. Maraming salamat and thank you!